Bien, sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin yan eh. Di nila inuumpisahan kung saan sila naging successful. Kung hindi sa mga diskarteng ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights ng mga kwento ng napakaraming successful na tao. At sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay, kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success Secrets! Sa murang edad ay namulat siya sa pamilyang walang tatay. Kaya naman, bata pa lang, ay kinailangan niyang magbanat ng buto na naging dahilan ng pagkawala sa kanya ng masayang mundo ng mga bata. Hanggang dumating sa puntong nagrebelde siya. Ngunit nang makabangon ay naging champion debater hanggang sa maging negosyante sa edad na 23. Wow! Batang-bata! Kaya't halina at ma-inspire sa storya ng buhay ni Jefferson D. Dito sa Success Secrets! Hindi nila malaman kung naapektuhan ba ako or may nangyayari sa utak ko. Nag-repeat ako. I flunked out of my grades. I was ayoko mag-aral. Doon ako napansagan na bully, mayabang, pero at my height, maliit ako. Pero ako yung mayabang, siga, kinakatakutan. Magandang araw sa kanilang lahat and welcome to another episode of Success Secrets. Ito po ang inyong Success Coach, John Calub. And again, we're here to give you another episode of a very, very inspiring interview with one of our successful guests na talagang ma-inspire kayo to go for your dreams and to live your dreams. So I'm sure excited kayo makarinig sa isang batang businessman na napakabata pa lang, napaka-dynamic na at nagpapatakbo na ng multiple businesses. So samahan nyo kami, andito sa aking tabi ngayon ang isang napaka-successful na entrepreneur. Kasama natin si Jefferson D. What is your family background ba? Our family background is usually we have a range of businesses around here in Manila. I grew up not knowing any businesses right, actually. But pagkatanda ko, nalaman ko na parang may hospital kami, may mga recording company sa family that they manage. Tapos meron din kami mga pharmaceutical na gumagawa kami ng businesses. Tapos ayun, maraming mga negosyo na hindi ko alam pero we, tapos yung sa father, mother ko naman, it's in garments. So ayon kay Jeff, hindi naman extraordinary ang kanyang buhay noong bata pa siya dahil na rin sa pure Chinese sila at pinapahalagahan ng kanilang pamilya ang paglago ng kanilang mga negosyo until such time na may nangyaring hindi maganda sa relasyon ng kanyang mga magulang. My childhood was okay during my 5 years old to 8 years old. Then, at the age of 9 years old, my father and mother got annulled.
So, oh, nagkaroon sila ng separation. Oh, separation. That I would suppose is a really big, kumbaga, upset and very challenging time for you, no? Ayon kay Jeff, dalawa lamang silang magkapatid, kaya talagang ramdam nila, lalo na siya, ang epekto ng nasabing paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Ako yung naapektuhan kasi ako si yung okay. Panganay. When you say affected, how heavy was that impact sa'yo? Did you resent it at that point? Mabigat ba talaga? When did you have sleepless nights? Ano yung mga pinagdaanan mo ng time na yun? Actually, wala naman akong pinagdaanan na grabe, pero sa mga lumalabas na actions ko, dun ko na parang nalalaman na ako pala yung naapektuhan. Oh. So I have to undergo mga psychiatrist, nag-undergo ko ng therapy. Oh, so hindi nila malaman kung naapektuhan ba ako or may nangyayari sa utak ko or ano, emotionally. Yes. So yun. So nagkaroon ka talaga ng parang state of depression din? Because during that time, hindi ko pa matanggap nun. Ayon pa kay Jeff, kaya rin siguro matindi ang naging epekto sa kanya ng nasabing pagkakasira ng kanilang pamilya ay dahil sa tumimo sa kanyang murang isip ang pagiging perpekto nila noon. So, we were like a perfect family and everything. Dahil umano sa nangyari kung kaya't naapektuhan nito ang kanyang pag-aaral sa elementarya. At the age like mga grade 4 ako, yung sa elementary ako, nag-repeat ako. I flunked out of my grades. Ayokong mag-aral. Sa panahong ito na rin umano siya nasabak sa maagang pagtatrabaho. Nung bata pa ako at the age of 10, ikaw lang yun. Nag-design ako na parang tumulong sa family business. Okay. At ang pagtulong niya raw sa kanilang business ang siyang dahilan upang mawala sa kanya ang karapatan ng mga bata na may kalayaang makapaglaro. Diba ang mga bata usually naglalaro. Oo. Nanonood lang sila ng cartoons and everything. Yeah. Ako, imbis na pag walang pasok, ang ginagawa ko, pumapasok ako sa office. Wow! Nagbabantay ako ng store namin, nagbubukas. Lahat ginagawa ko. Kahit magbuhat ng stocks, ginagawa ko noon. So, basta lang makatulong. Would you say that it's a bit related to the split of your mom and dad? Parang talagang pag-school performance mo, parang nawalan ka na ng gana. Nawalan ako ng gana. Pero hindi ko alam na yun pala yung rason. Okay. Parang ganun. So, eventually, I flunked. And then, you have to repeat the whole year. Ngunit may mas matindi pa raw na epekto sa kanya ang nangyari. Doon ako nagbansagan na bully, mayabang, pero at my height, maliit ako. Pero ako yung mayabang, siga, kinakatakutan. Pero not knowing that we have the background sa businesses and everything, it's just ako na si tingin ko ayun yung side na parang pinapakita ko na ito yung gusto ko ng wall para so parang nag-create ka ng ano ng parang invisible wall just to parang sort of parang hindi pa feel ng ano no ng mga tao yung what's really happening inside. Pero there was really parang a sort of a war going on inside of you. Ngunit hindi rin umano niya nagugustuhan ang kanyang mga ginagawang kalokohan noon kung kaya't nagdesisyon siya na medyo baguhin ang kanyang outlook sa buhay. Nag-decide ako na mag-transfer ng school, ng high school. So, after ko mag-graduate ng elementary, nag-transfer ako sa another high school. At upang tuluyang magbagong buhay kung kaya't sinubukan niya ang lahat ng sports noong nakalipat na siya ng eskwelahang mapapasukan. Nag-varsity muna ako para may time na nag-aaral, tapos sa sports like into basketball and track and field. And then eventually, umu-okay naman siya. Umu-okay naman yung school ko. Yung school works, grades. Parang across time, medyo dahan-dahan din nawala yung focus mo dun sa nangyari. And you started building your life again. Yes. Ayan. Yeah. Well, then, how was your activities in school at that time na medyo okay na yung feeling mo? Were you actively participating in school? Meron ka ba mga sports? Or may mga leadership activities ka ba na nakuha mo na masasabi mo has also contributed to your business acumen ngayon? Nung nag-varsity, yes. Nagkaroon ako ng mga fulfillment sa sarili ko. Ngunit feeling niya umano ay may kulang pa rin sa kanya kahit nag-excel na siya sa kanyang studies and at the same time sa pagiging varsity player.
Pero parang sabi ko sa sarili ko na hindi pa enough. Hindi pa to tama. Parang kailangan ko pa ng something that will fulfill me. Kung ano ba talaga ako. Eventually, nahanap niya rin daw ang makapagpapa-fulfill ng kanyang hinahanap. At ito ay nahanap niya ng... So, nag-decide ako mag-debate team. Ayan, debate team. Yes. Oo. Itong debate team is, usong-usaya nung mga high school and college years ko. Yes. So, ito yung talagang makikipag-tagisan ka ng talino and tawag ito, eloquence with other students from different schools or practically school lang. In different schools, I competed but I never won any awards or anything but I reached mga second rounds. Okay. Yung mga third rounds, mga last levels, but hindi ako nanalo. Ngunit nang magkaroon na raw ng debate competition sa kanilang eskwelahan, ay nanurpresa na siya. But eventually, nung nagkaroon ng in-house parang debate sa loob ng school, nagulat na lang ako na parang, uy, nag-champion. Doon ang ano niya naramdaman na talagang may skill siya sa pakikipag-debate hanggang sa mag-explore pa umano siya sa ibang larangan sa susog na rin ng kanyang mga guro. Nagulat na rin ako na parang, mayroon pa akong skill na ganito. Okay. Then after that, pinasali din ako sa mga talumpati. Yung mga ganun, yung speech contest. Speech contest. At tulad ng nangyari sa debate, nagpakitang giras din naman siya sa ibang larangan. Parang hari ng talumpati, parang ganun. So, ayun, nag-champion din ako doon. So sabi ko, wow, baka ito na yung sa debate. Sa debate, dito sa salita, yung speech talaga. Ayun, then I did that. Dito mo ba na parang naramdaman na nag-develop mo yung pagkikipag-usap mo sa mga tao and the way you... Kasi I'm sensing, motivational speaker kasi ako, parang I can sense you're a very good speaker and parang medyo nandun yung confidence na nararamdaman ko sa'yo. So, can you safely say also na parang part niya nung yung mga parang nakuha mo sa pag-de-debate, na-develop ka ba? Na-develop din ako with the training and the experience that I underwent. Anya, kasunod mo na noon ang maraming opportunities na nagdatingan na sa kanya. Then may mga offers sa schools, sa mga pag-graduate ko sa high school for a debate team. Pero eventually, hindi ko siya tinanggap. Bakit kaya hindi tinanggap ni Jeff ang napakagandang offer sa kanya? Siguro pa hindi pa ako, hindi ko pa nahahanap yung sarili ko that time. Wala, hindi mo pa nahanap yung talaga. Anong pa talaga yung... Yung business or path that you want to pursue para sa'yo talaga. At ang pagiging debater niya umano ang nagbigay sa kanya ng advantage maging sa relasyon. Lalo na kapag dumarating ang puntong nagkakaroon ng pagtatalo sa isang bagay. Medyo advantage siya na parang... Disadvantage siya. May nahanap ka ng mga lusot ka, may mahanap ka ng magagandang bagay. Pero mas masasabi ko na parang pag nagsasalita ka ng nagde-debate ka at mas marami kang you know a lot of things. It's really nice kasi parang people will believe in you. Okay. People will respect you. Mataas yung credibility. Credibility factor and sa kunwari may asawa ka or girlfriend, it works. Ngunit kahit na champion debater na raw siya at champion sa talumpati, may dumarating pa rin daw na pagsubok sa kanyang buhay. At ito ay nang... Actually, I failed. Saan nag-failed si Jeff? Alamin mamaya sa pagpapatuloy ng kwento ng kanyang buhay dito sa... Sa utak ko lang talaga is, I want to go into this school. It is my school. It is for me. Sa buhay.